niyo? Moises. Moises. Narito po ako. Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ako ay ako nga. Si Moises, nakikipag-usap sa isang halaman. Shhh! Tingnan niyo, nag-aapoy ang halaman. Pero ni hindi man lang nasusunog. Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan. At nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ngunit, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Ang Faraon ay malupit at walang awa. Bakit niya ako pakikinggan? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsuko sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin niyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Ngunit paano kung hindi sila maniwala o makinig sa akin? Ano ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino nagsugo sa akin? Ano yung hawak mo? Tungkod po. Ihagis mo sa lupa. Wow! Nakita niyo ba yun? Magpapaturo ako kay Moises kung paano ginagawa yun. Damputin mo at hawakan sa bundot ang ahas. Panginoon, sa simula pa'y hindi na ako mahusay magsalita kahit hanggang ngayon. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon'y pautal-utal pa rin akong magsalita. Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na. At tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin.